boy, I just know. Rufus boy, let me love boy, I just know. Rufus boy, let me love. Guys, welcome to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng hammer protection pad. Ngayon guys, ang tanong, bakit tayo gagawa ng hammer protection pad? Para saan ba ginagamit yung part na yon? Ngayon guys, yung hammer protection pad, nilalagay yon sa slide. Dito, sa likod ng slide. Ayan, yung part na yon is aluminum or steel stainless. Kasi ang inaalagaan natin dyan is yung pagtama ng hammer dito. Sa part na yan. Yan, dyan sa part na yan. Ito guys, makikita nyo, okay pa yung part na yon, hindi siya nabubugbog. Ngayon, pagka wala kang hammer protection pad, ganito yung mangyayari sa receiver mo or lower frame. Ayan guys, kung makikita nyo, may tama siya. Kasi, pag nag-hammer down tayo, hindi naman tumatama yung hammer natin sa slide. Na parang yung sa real steel, tumatama siya sa firing pin stop. So, sa airsoft high kappa pistol, ang sumasalo talaga ng impact niya is yung part na yan. Ayan guys, ito yung isa sa mga sample ng worst case na nangyari or hindi pa naman siya worse kasi hindi pa siya basag talaga. So ayan, makikita nyo, rounded na siya, may part na siya na natanggal. Ngayon, ang iniiwasan kasi natin dyan, mabugbog yan, magkaroon ng crack yan yung sa receiver nyo. So lalo tayo magkakaroon ng problema. Malaking tulong din pala to guys para sa mga plastic slide o mga TM na stock. Kung mapapansin nyo yan guys, ayan o, wala siyang plastic, wala siyang hammer pad. Tuwing nagbo-blowback siya, nagkakaroon siya ng dent or lumulubog, nagkakaroon ng crater yung hammer dun sa slide. Ngayon, kadalasan nagkakaroon ng cause yan, nababasag, nagkakaroon ng crack dito. Bakit yan? Sa gitna. So, pagka meron tayong hammer protection pad, may iwasan natin yan, mas tatagal yung buhay ng plastic slide natin. Guys, isang tip nga pala, isang payo bago tayo mag-start. Ngayon, yung isang bad habit na kinakagawian ng mga airsofter is pagka naka-hammer down yan, kalabit lang tayo ng kalabit na ganyan. So, ang mangyayari talaga nun, pag wala siyang hammer pad, sasaluhin siya ng receiver mo. So, ang pinaka-the-best yan, aalalayin nyo. Aalalayin yan ng daliri para hindi siya humampas. Guys, sa video natin, ang gagamitin natin is T6 aluminum. So, pwede rin naman kayong gumamit ng steel plate or stainless steel plate. So, depende sa inyo kung anong availability. Pero, take note, huwag kayong gagamit ng local na aluminum kasi malambot siya. So, madali siyang mayupi or something. Ngayon, ang pinaka-maximum na kapal na pwede natin gamitin para sa hammer protection pad natin is 1/8. Yan. Yan lang ang pinaka-max niya. Ngayon, bakit 1/8 lang ang pinaka-max na pwede natin gamitin? Kasi pagka gumamit ka pa ng mas makapal doon, naapektuhan niya yung lakas ng FPS mo kasi hindi na nahahampas ng hammer ng sagad yung bulb knocker mo. So, stick lang tayo sa maximum na 1/8 ang measurement or kapal ng material na gagamitin natin. Ngayon guys, gagawin natin, susukatin ngayon natin yung lugar na kung saan natin lalagyan. Ngayon, dumalabas sa sukat natin is around 516 yung lapad. Ngayon, nakuha na natin yung sukat. Ngayon, umpisaan naman natin yung paglalagay ng markings para alam natin kung saan natin puputulin. Sabi nyo, lagyan nyo siya ng mark sa part ng 516. Yun. Ito yan. Ay, kikita natin siya straight.
medyo malapit-lapit na siya dun sa space natin. Ngayon, yan yung magiging guide natin pagka pinutulan natin to. Ngayon, pag nagpa-file kayo, huwag nyo masyadong madaliin. Tsaka huwag nyo masyadong diinan. Parang naglalaro lang kayo. Yan. Tapos, i-check nyo doon sa paglalagay nyo kung kasya na siya. So, dito, di pa siya masyado. May babawasan pa tayo sa part sa taas. Yun. Pasok na. Next step naman natin, lalagyan natin siya ng mark kung saan natin siya bubutasan. Ngayon yung part na yun, hahanapin nyo yung gitna niya. So, 2.5. Tapos, ito naman, pwede natin sobrahan kasi mamaya pwede natin putulin. So, gawin natin dito 1/4. Ngayon guys, lalagyan na natin. Importante guys, pagka gumagawa kayo ng ganito, lalo na yung pagka magdi-drill kayo sa mga hand drill or drill press, lalagyan nyo siya ng tuldok para hindi mag-iba kung saan kayo magbubutas. Kumbaga may guide yung drill bit nyo pagka nagbubutas kayo sa aluminum. Ngayon guys, ang isang technique pagka magbubutas kayo ng kahit anong bagay, huwag nyong bubutasin kagad ng sukat na gusto nyo. Mag-umpisa muna kayo sa mas maliit na sukat. Ngayon to guys, pasok na yung screw natin, yung allen screw. Ang gagawin naman natin, ilulubog natin yung ulo para hindi siya nakangat. Ayan guys, makikita nyo nakabaon na yung ulo niya. So, sukat na natin. Guys, nagpalit nga pala ako ng allen screw na ginamit. Bale, ito yung stock natin. Yan. Ang ginamit ko is round head. Para mas mababa siya. So, sukat na natin. Yun. Ayan guys, pasok na siya. Ayan. Diba? Ngayon, mapapansin nyo, mahaba, nakaangat dito. Tapos, nakaangat din dito. Ngayon, ang style natin dito, lalagyan natin siya ng marka or marker na pilot. Basta ang magiging puto lang natin is sakto lang siya dito sa base kung saan nagre-rest yung adjustable sight natin, rear sights natin. Ngayon, dito naman sa part na to, kailangan huwag siyang mas mahaba dito sa ramp ng blowback housing natin.
So, pwede siyang pantay or mas maiksi ng konti. So, gawin natin. Okay, kabit natin ulit. Okay, ngayon guys, pinaka the best yan, guhitan nyo na lang. Ayun ay, kung saan siya, itong sobra, tatanggalin natin yan. Guhitan nyo lang. Para palatandaan. Yan. Ngayon dito sa, ano natin, kailangan pantay lang siya dito or kahit mas maiksi ng konti. So lagyan na rin natin ng marks. Okay, putulin na natin or i-file na lang natin. Okay guys, yan na yung nilagyan natin ng marka sa ibabaw at saka yung sa ilalim. Umpisa na natin yung pagpa-file. Ayan guys, na cut na natin. Ayan na siya. So mas mababa siya kaysa dun sa ayan, sa blue back housing ramp. Ngayon, depende na lang sa inyo kung gusto niyo i-degree or i-slant siya dito sa part na to. Pero itong ginagawa natin, i-degree natin siya para makita niyo paano. Green na siya. Slanting. Ayan. Kabitan natin para makita natin yung finished product. Okay guys, naikabit na natin yung protector pad natin. Ayan na siya. Ayan. Test natin kung puputok. Okay guys, dito na nagtatapos ang ating DIY video for today. Don't forget to hit the like button and subscribe to our channel para updated din kayo sa mga bagong video na gagawin natin. Happy shooting guys. See you on our next video. Thanks.